Good day everyone! Welcome sa ating basic fundamentals of geotechnical engineering. So, bilang first topic natin, ang i-discuss natin is soil properties, okay? So, pag sinabi natin soil properties, ito yung mga yun, okay? So, soil properties, meron na tinatawag na void ratio, degree of saturation, moisture content, specific gravity, density, unit weight, porosity ng soil. Okay? So, actually, marami pang ibang properties yung soil yung i-discuss natin sa subject natin na geotechnical engineering. But for now, we will focus only dito sa mga to. Okay? Dito sa mga to. Bakit? Kasi yung mga properties na hindi kasama dito, usually, ginagamit lang siya for specific topics dun sa geotechnical engineering. Like for example, after coefficient of permeability, inagamit lang siya para sa seepage, and so on, no? Marami. So for now, ang goal natin for this first topic is maging familiar tayo sa mga to. Okay? Kailangan, after this lecture, kilala na natin si void ratio, kilala na natin degree of saturation, kilala natin lahat ng ito. Okay? Kasi, as I mentioned earlier, gagamitin natin ito lahat. When we say geotechnical engineering, when we say foundation engineering, lahat to, lahat gagamitin natin. Okay? So, I hope you guys will learn on this lecture. So, let's start on our lecture now. So, at first, let me present to you the soil sample phase diagram. Okay? Yung binanggit ko kaninang soil properties kanina, yung mga formulas na gagamitin doon, nag-originate lang dito sa diagram na to. So ito, kung tinuturo ko sa cursor, this is a sample or representation ng soil sample. Kapag kumuha tayo ng soil sample sa site, let's say may gagawin tayong project and we take a took, okay? Soil sample dun sa specific location na yon, ito yung nare-represent niya, okay? Kapag kumuha tayo ng soil sample sa site, ang component niya is solids, yung malalaki, okay? Water, yung mga yan, oh, yung mga in-betweens niya, okay? Then, meron ding air. Okay? So, in short, when we take soil sample on site, anong ini-expect na makakuha natin? Makakuha tayo ng solids, air, tsaka water, dun sa lupa na kukunin. Yun yung component niya. So, itong soil sample na to, kapag sinort out mo yung air, yung water, tsaka yung solids, ito yung nire-represent niya. Okay? So, dito, yung mga air, pag pinagsama-sama natin, let's say, nandito siya sa taas. Let's say, cylinder to, di ba? Then, itong mga water na to, pag pinagsama-sama, sa gitna, yung kulay blue, dito siya. Okay? Then the rest, solid. Okay? So yun, sinort out natin, nilagay natin sa isang cylinder, pinag-iwahiwalay natin siya. So basically sa diagram na to, ito yung mga relationship na makukuha natin. Meron tayong volume relationships, tsaka weight relationships. Okay? Relationships. So, as a whole, yung soil sample natin, ito yung nire-represent niya, total volume. Kumbaga si total volume, volume ng air, plus volume ng water, plus volume ng solids. Next, when we say volume again, when we are talking about volume, meron tayong tinatawag na volume ng voids. Okay? Pag sinabi nating voids, ito yung component ng soil sample other than solids. So ano yun? Pag sinabi nating voids, yun yung volume ng air, tsaka volume ng water. Okay? So in short, volume ng voids is equals to volume ng air plus volume ng water. Or, ito pa, isa sa mga importanteng relation na dapat pamilyar na pamilyar tayo, yung total volume niya is equals sa volume ng voids, tsaka volume ng solid. So, yun lang yung mga relationships when we're talking about volume. So, next, yung mga weight relationships naman yan. Okay? Sinegregate din natin.
So, yung total weight ng soil sample natin is the summation ng weight ng solid plus weight ng water plus weight ng air. Kaso, may weight bang air? Dito, sa pag-aaralan natin, yung weight ng air is negligible na. So, in short, weight ng air is equals to weight ng water, yung total weight is weight ng water plus weight ng solid. Or, yung weight naman ng voids natin is equals to weight ng water na. Okay? So, yun yung mga relationships na pagkukunan natin ng formula for us to determine yung mga nabanggit ko kanina ng soil properties. Okay guys, tandaan nyo ha, ulitin ko. When we say volume, ang kukunin lang natin, yung total volume ng soil sample natin is equals to volume ng voids plus volume ng solid. Okay? Then si voids naman is volume ng voids is volume ng air plus volume ng water. So when we are talking about weight relationships naman, yung weight total niya is equals to weight ng water plus weight ng solid, since weight ng air is negligible. And yung weight ng voids natin, itong air at water, is equals to weight ng water na lang. Kasi yun niya, again, ang weight ng air is negligible. Okay, next slides tayo. Ito yung binanggit ko kanina. Based on the diagram, ito yung mga mag-generate natin na formula. Okay? So, alam natin yung relationship ng volume total. Okay? Alam natin kung ano yung volume ng voids. Okay? Alam na natin yung weight ng void is equals to weight ng water. Since, weight ng air is zero or negligible. Okay? So, yung total weight, in short, is weight ng water plus weight ng solids na lang. Okay. So, yun na. Yun yung mga first formulas na kailangan familiar tayo. Okay? So, next, ito na yung mga properties ng soil na kailangan alam na natin. Okay? So, pag sinabi natin unit weight, okay? Unit weight, it is the weight of soil per unit volume. Can be moist, dry, or saturated. So, ang unit niya, kapag nag-sample problem tayo, is mass over volume. Okay? Or weight over volume. So, pwede siyang kilonewton per meter cube, pwede siyang kilogram per meter cube, pwede siyang pounds per cubic foot. Okay? So, based dun sa definition ng unit weight niya, ito siya, oh. Ang unit weight daw is weight over volume. Okay? Pwede siyang moist or mamasa-masa, pwede siyang dry, or pwede siyang saturated. Kapag sinabi natin saturated, those are soil sample taken below water table or fully submerged siya. Okay? So yan, yun yung mga formulas na yan. So dito, yung weight over volume is a general formula used that to determine the field on site in situ unit weight of soil samples. Sometimes dry, moist, or saturated. Okay, ito yung mga usual na terms na ma-encounter natin when we study soil properties. O kaya, soil mechanics, geotechnical engineering. Ito yung mga yon. Pag sinabi natin field, those are soil samples directly taken on site. So, ibig sabihin, undisturbed pa siya, hindi pa siya nag-undergo ng any kind of soil test. Parang ano lang, kumuha ka lang ng lupa sa site, kinuha mo yung weight, kinuha mo yung volume, then wala, may unit weight ka na. So, kung dry siya, edi dry unit weight. Kung moist siya, edi moist unit weight. Okay, ang importante lang, when we take samples on site, kukunin natin yung weight niya, kukunin natin yung volume niya, then yun yung unit weight on site niya. So, dito naman, mapansin nyo, may nabanggit dito, field, on site, or in situ. Yung in situ, yung technical term siya na ginagamit natin ng ibig sabihin on-site. Okay? On-site. Okay. For dry unit weight naman, ito naman yung case na umatay ng sample. Kaso,
yung soil sample natin dry or walang content ng water. So, dry unit weight siya. Okay? So, if the soil is open dried or dried when taken on-site. Okay, dry unit weight. Then, yon next, si saturated unit weight. Yon. If the soil sample is saturated or totally submerged in water. Okay? Kapag yung soil sample natin is kinuha below water table or fully submerged siya, ang makukuha natin doon is saturated unit weight. Okay? So, aside dito sa filled or moist unit weight, dry unit weight, saturated unit weight, meron din tayong tinatawag na effective unit weight or buoyant unit weight. Kapag sinabi natin buoyant unit weight, it is a saturated unit weight minus unit weight ng water. Itong effective unit weight na to or buoyant unit weight, ma-encounter natin to kapag inaral na natin yung mga effective stresses, okay? Yung sa retaining wall kapag nag-design na tayo, kapag nag-design na tayo ng foundation. So, ito, ma-encounter natin. So, for now, gusto ko lang introduce sa inyo na mayroon tayong tinatawag na effective unit weight or buoyant unit weight. So, pag sinabi ng buoyant unit weight, yung saturated unit weight natin, tatanggalin lang natin yung unit weight ng water, which is what? 9.81 kilonewton per meter cube. Okay? So, okay na tayo sa ano, sa unit weight. Ulitin natin, konting review. Pag sinabi natin unit weight, siya yung weight over volume ng sample taken outside. So, pwede siyang dry, pwede siyang moist, or pwede siyang saturated unit weight. Then, kapag hininga naman tayo ng buoyant unit weight, let's say, inaaral na natin yung foundation, yung retaining wall, and yung mga future topics natin sa technical engineering, tandaan lang natin na yung buoyant unit weight is saturated unit weight minus unit weight ng water. Okay? Medyo gets na natin, di ba? So, let's move on specific gravity. Pag sinabi natin specific gravity, it is the ratio of unit weight of solid to the unit weight of water. Okay, so yun yung formula niya. Specific gravity, unit weight ng solid, over unit weight ng water. So, gagamitin natin itong unit weight ng specific gravity sa lahat din halos ng formula. Okay, tandaan nyo ito. Unit weight ng solid over unit weight ng water. So, next. Property, void ratio. Ang annotation niya is E. E, okay? Pag nakakita tayo ng E sa geotechnical engineering, ibig sabihin nun, void ratio. Okay? Kilala nyo na siya. Pag nakakita kayo ng formula, E, ay, si void ratio to. So, pag sinabi natin void ratio, it is the ratio of volume of voids to volume of water. So, di ba nabanggit ko kanina yung volume of voids? Si volume of voids, ano siya? Volume ng water plus volume ng air. Okay? So, yung general formula natin to get the value of void ratio, yan. BB over VS. BB stands for volume ng voids and VS stands for volume ng solid. O, yan. Yan. Next, property, porosity. Porosity is the ratio of volume of voids to the total volume of soil sample. Okay? So, alam na natin yung volume of voids. Dito naman, instead na volume of solid lang i-consider natin, ang kukonsider natin is the total volume ng soil sample. So, volume na siya ng solid plus volume ng voids. Okay? So, yeah. Done. Okay. Next na ano natin, na property is moisture content. Okay? Pag yun yung tag ito. Yun yung pag sinabi natin moisture content, it is the ratio of weight of water to the weight of solid. So kanina, yung void ratio tsaka yung porosity, ang pinag-uusapan lang natin doon is si volume, di ba? So dito naman, pag sinabi natin moisture content, ang pinag-uusapan lang natin is relationships ng solid tsaka ng water in terms of weight. Okay? So, moisture content is weight ng water
over weight ng solid. Okay? So, kapag dinabay natin yung dalawa, alam na natin yung moisture content ng lupa. So, pwede siyang point or times lang natin sa 100 to get the percentage. Okay? Pero once na sinubstitute natin sa mga formulas na i-discuss natin later, kailangan hindi siya naka in percentage. Naka-decimal siya. Okay? So, next na property na i-discuss natin is degree of saturation. Okay? The ratio of volume of water to the total volume of buoys. Okay? So, balik tayo sa degree of saturation. Kapag sinabi natin degree of saturation, ito na. Volume of water naman yung i-divide sa volume of buoys. Okay? Next. Other use for formulas na kailangan pamilya tayo pagdating sa soil properties. So, nandiyan na. Okay, yan. O, balikan natin. Isa sa mga formula, aside dun sa BV over V ng porosity, ito siya. Void ratio over 1 plus void ratio. Okay? So, formula for porosity in terms of void ratio. For dry unit weight naman, moist unit weight over 1 plus moisture content. So, yan siya. Formula ng dry unit weight in terms of moisture content. Then, or dry unit weight is equals to unit weight ng water times specific gravity ng solid plus 1 plus void ratio. Sabi, so nagaling mga formula na yan. Actually, dito sa discussion natin, hindi ko na siya ilalagay yung derivation. But if you are interested kung saan ang galing yung derivation na to, click nyo lang yung link dito sa video na in-upload ko para ma-discuss ko kung paano na-derive yung mga formula na to. Okay? So, after nitong discussion natin, if you're interested to know kung saan ang galing itong mga to, click mo lang yung link sa baba. Okay? So, bukod doon, ito lang isa rin sa mga formula niya is yan. Formula for degree of saturation in terms ng moisture content, specific gravity ng solid, tsaka void ratio. Okay? Isa pa, si degree of saturation, if yung volume ng water is equal sa volume ng voids, ibig sabihin, fully submerged siya, or 100% siya, na yung water niya is equal sa volume ng water, is equal sa volume ng voids, ito na yung magiging formula niya. Ilagay lang natin yung E doon sa 1. Okay? So, void ratio is equals to moisture content times specific gravity ng solid. Okay? Isa pa, importanteng formula para mapadali ang buhay nyo sa pag-solve ng problems sa geotechnical engineering is ito. Okay? Saturated unit weight. Saturated unit weight is equals to unit weight ng water plus specific gravity. Unit weight ng water multiply sa sum ng specific gravity plus void ratio over 1 plus void ratio. Okay? So, yun. Actually, kapag sinabi kasi natin geotechnical engineering, unlike other subjects na na-encounter natin sa course, ito kasi geotechnical engineering is more on formula. So, as long as you memorize those formulas or alam mo saan ang galing, then familiar ka dun sa properties and alam mo sila gagamitin, madali lang actually. Ang nagiging problema lang dito kapag nag-aaral pa, 'di ba, is yung memorization ng formula. Kasi to be honest with you guys, geotechnical engineering is full of formulas that we have to memorize. Those are the challenging part ng pag-aaral nito. Sangkaterbang formula. Okay? So, I suggest if you want to succeed on this subject, you have to be familiar on this formula. Okay? So, bukod dun sa mga formulas na yun, may encounter din natin sa pagsasolve ng mga problems natin related to soil properties or
para sa kabuuan na no ng the technical engineering, ito yung lagi nating encounter, unit weight ng water. Okay, kapag sinabi natin unit weight ng water, for sure naman nadaanan niyo na to sa mechanics, di ba, sa hydraulics, di ba. Ang unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube. Okay, then yung in English naman 62.43 pound per meter cube. Ito rin. Oh, sorry. Correction na lang, no? Hindi siya, itong part na to, is a acceleration due to gravity. Okay? So, i-edit na lang natin siya later on. And, ang values niya is 9.81 meter per second squared or 32.17 feet cube, feet per second squared. So, ginagamit natin to kapag yung density natin, i-convert natin into unit weight. Okay? Yung kilogram per meter cube, to convert natin into kilonewton per meter cube. So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, in short, sa karamihan ng mga pinagsasabi ko, ito yung kailangan na nag-gets natin. Okay? So, some important properties of soil that a CE student should be familiar with are as follows. Okay? So, kailangan, after this discussion, kailangan ka paan may idea ka na or alam mo na yung unit weight ng soil. Ano nga ba yung formula, then saan siya nang galing. So, kailangan, pamilya na rin tayo kay void ratio. Alam na rin natin si porosity, alam na rin natin si moisture content, then alam na natin si degree of saturation. So, I suggest try to rewatch this if may na-skip kayo or may na-miss kayo dun sa sinabi ko earlier. Okay? So, yung sang katerba na sinabi kong property recently, to gather data on project site, okay, para makamakuha natin yung mga datas na yun, ito yung kailangan natin gawin. Civil engineers should conduct soil investigation, okay, by taking soil sample wherein in situ unit weight and volume should be determined. So yun, sabi ko kanina, nag-start lahat to pagkuha ng sample sa site, okay. So kapag kuha natin ng soil sample sa site, anong gagawin natin? Tukuhin natin yung weight, saka yung volume, okay. So once nakuha natin yon, mag-undergo na tayo sa different soil test, and isa na nga sa mga yon is kailangan nating ma-determine yung specific gravity ng soil. Okay? Then after that, nakuha na natin siya, kukunin natin kung moist siya, kukunin natin moisture content niya. Okay? Actually, pag nakuha natin yung field unit weight niya, nakuha na natin yung specific gravity niya, and nakuha na natin yung moisture content ng soil sample na yon, tuloy-tuloy na yun. Using those formulas na nag-present ko kanina, makukuha nyo na lahat yan. Kasama dun yung saturated unit weight, dry unit weight, porosity. Lahat yan makukuha nyo na. Basta makukuha nyo lang yung weight ng soil sample, volume ng soil sample, moisture content, saka specific gravity. Okay? So, those are first datas na kailangan nyo malaman para yung lahat ng nabanggit ko na property kanina is ma-solve natin. Okay? So much for the discussion. So, start na tayo ng sample problem. Favorite ng lahat, sample problem. Actually, ma-appreciate lang natin yung mga pinagsasabay ko kanina kapag nag-sample problem na tayo. Okay? So, sample problem. A large soil sample obtained from Baru Pit as a wet mass of 26.5 kilogram. The in-place volume occupied by the soil sample is 0.013 meter cube. Okay? A small portion of the soil is used to determine the water content. So, kumuha daw ng small portion ng soil sample para makuha yung water content ng soil. The wet mass, yung soil sample na yun, ang mass daw niya nung pinuwa, nung kumurot siya sa soil sample is 135 gram. And after drying, na oven dry yung soil sample na yon, yung naging mass niya na lang is 170. So ito yung mga tanong. A, determine the soil moisture content. Okay? Next, determine the soil wet density for the conditions at the Baru Pit. Okay? So C, determine the soil dry density for the conditions
at the barrow pit. Okay? So, ito yung solution natin for those questions. Okay? So, ang given natin, sa midyan, kumuha daw tayo ng soil sample outside. Okay? Yung soil sample natin, nung tinimbang natin, ang weight niya daw is 26.5 kg. Dami, no? So, after siyang timbangin, kinuha yung volume niya, which is as per reading, ang volume niya daw is 0.013 m³. Actually, malaki yan. Meter cube eh. So, yun yung initial data natin. Kumuha tayo ng sample on site, kinuha natin yung weight, kinuha natin yung volume. Okay? So, nung nakakuha daw tayo ng soil sample on site, kumurot daw tayo sa soil sample natin. So, yung soil sample na kinuha natin na yun, tinimbang natin. So, initially, ang timbang niya is 135 gram. Okay? But when nung in-oven dry na siya to get the moisture content, from 135, 117 gram na lang siya. Kasi na-dry, natanggal yung water content niya. So, ang tanong doon, determine daw natin kung ano yung moisture content ng soil. So, kanina, diniscuss ko, ano ba yung formula natin for moisture content. So, ito yun. So, moisture content is equals to weight ng water over weight ng solid times 100% kung ang hinihingi sa problem is in percent. Okay? So, considering that, ito yun. Magiging formula natin. By substituting yung mga given datas na nabanggit dun sa problem, 135 initially, yun yung bigat niya, minus 117. Bakit siya minus? Kasi yung difference ng dalawang yan, yun yung bigat ng water na nawala after siyang ma-oven dry. Okay? Over weight ng solid, which is 117. So kapag sinolve natin siya, times 100%, ang magiging sagot is 15.38%. So ganun lang, di ba? So after oven drying yung soil sample, nakuha na din natin yung moisture content ng soil. Okay? So, alam na natin kung paano kuhin yung moisture content. Ang dali lang, di ba? Parang kumuha lang soil sample, tinimbang mo yung sample na kinuha mo, then yung oven dry mo siya, then after mo oven dry, kukunin mo yung second reading niya na kung saan yung weight niya after sa mo oven dry, then di-divide mo lang yung, i-minus mo lang yung first weight niya before sa oven dry and after over dun sa weight niya nung na-dry, which is yung weight ng solid. Then, voila! Meron na tayong moisture content. So, madali lang, di ba? Basta alam mo yung formula na madali lang. Easy-weezy. So, next. Ang tanong naman, determine the soil wet density for the conditions of the barrow pit. Okay. Yung formula ng density tsaka formula ng unit weight, same lang. Actually, sabi ko kanina, di ba? Ang formula ng unit weight is weight over volume. So, dito, ang tinatanong, yung conditions niya at the barrow pit. So, ibig sabihin, ang inahanap niya, density niya on site mismo. Kung ano siya nung pinuha natin. So, ano yung formula na yun? Mass over volume lang, di ba? So, moist unit weight, is equals to volume ng moist siya. So, given naman kanina sa problem, alam natin, nung pinuha natin siya, ang weight niya is 26.4 kg. Then, ang volume niya is 0.013 m³. So, direct substitution, boom! Alam na natin yung moist density niya, which is 2,030.77 kg/m³. Sorry. Okay? So, ito, nilagay ko na yung na-solve natin kanina, moisture content dun sa question A. Okay? So, sabi kanina, based sa formula natin, ang moisture content pala ng soil sample is 15.13%. And ngayon naman, nakuha natin, yung moist density niya is 2,030.77 kg/m³. So, for next problem, for next question, so yun, i-list down lang natin yung mga nakuha nating values, okay? Determine naman daw natin yung dry density for the conditions of the barrow pit. So, again, ang kailangan lang natin para makapag-solve tayo ng mga problems sa geotechnical engineering, kailangan alam natin yung formula.
Kung natatandaan nyo ito, isa to doon sa mga formulas na nandun sa list ng discussion natin kanina. Actually, tandaan nyo to. Gamit na gamit to. So, pag sinabi natin dry density or dry unit weight, ang relationship niya with the moist is ito lang, no? Dry density is equal to dry moist density over 1 plus moisture content. Kaso, nasolve na natin yung moist unit weight kanina. Nasolve na natin yung moisture content kanina. Direct substitution na naman, di ba? Easy. So, 2030.77, typo, no? Plus 1 plus 0.15.38. So, banggit ko nga kanina, kapag sinubstitute natin yung values ng moisture content, it should not be on percentage form. So, kung 15% siya, pag sinubstitute natin siya dito, sa formulas natin, pag 15%, okay? Gagawin na siyang 0.15. Okay, divide 100 natin. Okay? So, in short, yung dry density niya is 1,759.4 kg/m³. So, di ba ang dali? Dali lang. Kapag alam natin yung formula, direct substitution, then, shoot, alam na natin yung sagot. Okay? Ang importante lang, again, memorize mo yung formula. Kapag di yung memorize, dali ka. Actually, in actual discussion, kapag face-to-face yung pagtuturo, isa sa mga major problem, okay, na na-encounter ng mga student, even me when I was in college, yung makalimutan ng formula, okay? Ang dali lang matutuusin eh, pero nakalimutan mo yung formula, then goodbye ka na, diba? Sayang. So, next sample na tayo, para mabilis, okay? So, ito yung tanong naman sa next sample problem natin. An in-place density determination is made for the sand in a barrow pit using a balloon type apparatus. Okay? The dump sample dug from a test hole is found to weigh 37.9 N. Okay? The volume of the test hole is 0.0018 m³. So again, problem natin, kumuha tayo ng soil sample on site. Ito yung mga prop values na nakuha natin. When we took soil sample on site, sabi niya, yung bigat niya daw is 39.9 N. So, yun yung W natin in situ. Okay? And yung volume naman niya is 0.00184 m³. So, dapat alam natin kung ano yun. So, ano yung tanong? Pinapahanap sa atin is compute the unit weight, wet unit weight in kN/m³. So, ibig sabihin, ang pinapahanap, gamma moist unit weight. Okay? Next, isa rin sa mga pinapahanap sa atin is yung this soil is to have a water content of 15%, compute the dry unit weight. So, kung ang moisture content daw niya is 15%, hanapin daw natin yung dry unit weight. Diba? Parang point ulit lang. Kumuha tayo ng soil sample on site, kinuha natin yung weight, kinuha natin volume, kukunin natin unit weight, yung moist unit weight. The next, hanapin naman natin moisture content, which is in this case 15%. So, ang papahanap naman sa atin, sinuway, may gamma moist na tayo, may moisture content na tayo, then substitute na lang, diba? Andali. So, question number 3, compute the specific gravity of soil if it has a void ratio of 0.423. Okay? Sa question number 1, ito yung mga givens natin. Weight of soil sample, when taken on site, ito daw siya, 37.9 N. The next naman, yung volume daw nung tinake natin na sample is 0.00184. First question, ano daw yung wet unit weight niya in kN/m³? So again, moist unit weight niya is weight over volume na ulit. Okay? Direct substitution, 37.9 over 0.00184 equal siya sa 20,597.80 N/m³. Kaso, ang inahanap in terms of kN/m³. So, i-convert lang natin siya.
yung values na nakuha natin kanina, divide lang natin sa conversion ng Newton to kilonewton. Okay? So, in short, ang sagot dun sa ating problem number 1, question number, letter 8 is 20.6 kilonewton per meter cube. So, ilist lang natin siya dun sa mga known property na natin. So, ang tanong naman sa B is, the soil is to have a water content of 15%. Ang moisture content daw niya is 15%. So, ang pinapahanap naman is dry unit weight of soil. Okay? So, to determine the dry unit weight ng soil, ito lang yung formula na kailangan natin, di ba? Gamma moist is equals to 1 plus moisture content. Direct substitution, since alam na natin yung moisture content, na-solve na natin yung moist unit weight, surprise, gamma dry is equals to 70.91 kilonewton per meter cube. So, di ba ang dali lang? Okay. So, list ulit natin yung na-solve natin, di ba? So, compute for the last question, okay, for the sample problem number 2, is the compute the specific gravity of soil. So, hanapin daw natin specific gravity kung yung E daw or yung void ratio is pa 0.423. Okay? So, mga alam na natin na values is yung field unit weight niya, alam na natin yung dry unit weight niya, and yung moisture content niya kanina na 15%. So, kung maaalala nyo, yung formula na to, diba? Alam natin yung gamma dry, alam natin yung unit weight ng water, which is 9.81, multiply sa specific gravity over 1 plus E. So, direct substitution, shift soil, diba? Tamad-tamad mag-ano, magmano-mano, shift solve lang. So, after shift solving, favorite ng mga estudyante, specific gravity is 2.6. So, yun lang. So, sabi ko nga kanina, once alam na natin yung dry unit weight, alam na natin yung moisture content, everything will follow. Alam na natin specific gravity, lahat halos masasolve na natin. Lahat ang binanggit ko kanina. Okay? So, for the last sample problem, ito siya. Sorry. The in-place density is determined for a soil at a proposed construction site to plant the foundation. Okay? The in-place density test is performed using the rubber balloon equipment with the following result. Okay? Yung rubber balloon equipment, mali-discuss natin yan sa mga susunod na topics natin. Okay? So usually, ginagamit ito kapag kumukuha tayo ng field density. Okay? So, isa to dun sa mga in-assign ko na i-research ng mga students ko. Okay? So, after conducting nga daw ng rubber balloon test, ito yung mga nakuha niya ang data. Okay? So, mass of soil sample is 1.45 kilogram. Yun yung weight niya. Or mass. Volume of soil sample from test hole is 0.008 meter cube. Okay? Alam na natin yung M, alam na natin yung V on site. Okay? So, ang hinahanap dyan, compute the in-place unit weight in kilonewton per meter cube. Okay? The next, compute the specific gravity of the soil if the void ratio is 0.8 and the water content is 25%. Then, the last question is, compute the degree of saturation of soil sample considering the computation data on previous question. Computed data on previous question. Okay, solve na natin, di ba? Based nyo sa problem, ito yung mga givens natin. After daw mag-conduct ng balloon test, rubber balloon test, okay, ang nakuha nating data is yung weight ng soil sample, mass ng soil sample, sorry, tsaka yung volume niya, which is yan niya, 1.45 kilogram, tsaka 0.008 meter cube respectively. Okay? So, ano yung formula natin for density? Mass over volume lang. Okay? So, by substituting those formulas na nakuha natin dun sa rubber balloon test, okay, 1.45 over 0.008, ang density niya is 1,812.5 kilogram per meter cube. Co-convert lang natin siya since ang hinahanap sa atin unit weight in kilonewton per meter cube.
So in short, moist unit weight is equals to 1,812.5 kilogram. Multiply lang natin dun sa conversion natin na 9.81 times 9.81 magiging newton per meter cube na siya. Okay? Kaso, kailangan natin in terms ng kilonewton. Kaya, after we multiply yung density sa 9.81, di-divide natin siya sa 100 para from newton maging kilonewton yung unit natin. So, after calculation, makukuha natin yung moist unit weight is 17.78 kilonewton per meter cube. Okay? So, lista lang natin yung nakuha nating value kanina, which is si gamma moist, 17.78 kilonewton per meter cube. Okay, ang next na topic, next na question naman is, compute the specific gravity of the soil if it has a void ratio of 0.8 and a water content of 25%. So, ano yung formula natin? Ito yung gagamitin natin formula pag ganyan. Tandaan nyo kanina, dun sa lecture natin, meron tayong two formulas to determine the dry unit weight ng soil. So, ang gagawin lang natin, i-equate lang natin yung dalawa. So, ibig sabihin, yung gamma moist natin is equals to 1 plus moisture content equals to unit weight ng water multiplied sa specific gravity over 1 plus E. Okay, by direct substitution, una, alam na natin yung moist unit weight niya, si 17.78, okay? Over 1 plus 0.25 kasi binanggit na rin dito na moisture content daw ng soil sample is 25%. Direct substitution lang. Again, kailangan lang alam mo yung formula. Equals 9.81 multiply dun sa hinahanap natin yung specific gravity. Okay? Over 1 plus 0.8 which is si void ratio. So, by substitution, calculation, chip soil, no? So, magiging specific gravity niya is 2.61. Okay? So, yun. And for the last question, alam na natin yung gamma moist niya, alam natin specific gravity niya. Ang huling tinatanong naman is compute the degree of saturation of soil sample considering the computation data on previous question. Computed data on previous questions. Okay? So, ano yung formula niya? SC is equals to moisture content times specific gravity. Ang tanda ko lang, nung college ako, nung minememorize ko to, ang sabanggit lang nung prof namin, kapag para ma-memorize mo daw yung degree of saturation in terms nitong void ratio, moisture content, at specific gravity, sabihin mo lang daw, sir wags, diba? Sir wags. Pala si wags. Okay? So yun, hindi ko na siya nakalimutan. So, ito, kapag moist nga pala, ipo-point out ko lang din sa inyo. Pag sinabi nating moist yung soil, yung degree of saturation niya is below 100. Okay? But, if moist lang siya, ay kapag submerged siya, yung degree of saturation niya, or yung lahat ng volume ng void is na-occupied ng water, or fully saturated yung ano natin, or dito, yung soil sample natin, kasi below water table siya nung kinuha, yung S niya is 100%. So, ibig sabihin, magamitin natin yung formula na ito na sewats, di ba? E is equals to moisture content times specific gravity na lang. Since ito, moist lang yung lupa natin, ito yung formula niya, okay? So, considering this formula, makukuha natin yung nahanap na degree of saturation. So, alam natin yung E, alam natin yung moisture content, alam natin yung specific gravity. By direct substitution, makukuha agad natin yung degree of saturation, which is 81.6%. Ibig sabihin, 81% ng volume ng voids na occupy ng water. So, ganun lang, no? Ang masasabi ko lang, kapag sinabi nating soil properties, yung mga basic na banggit ko kanina, yung ratio, unit weight, ang importante lang, alam natin kung ano-ano yung mga yun. Okay? Naggaling tayo sa phase diagram, no, saan kinuha natin yung relationship ng weight at volume. Okay? From that, makakuha tayo ng formula ng volume ng voids,
ng void ratio, ng porosity, and unit weight. So, after yung mga basic formulas na yon, meron din tayong mga derived formulas na halimbawa yung porosity in terms of void ratio. Actually, na-derive lang din yun mula dun sa relationship diagram na yun. So again, if you're interested to know on how those formulas were derived, pwede niyo panoorin dun sa susunod ng upload ng video ko or dito sa link na ipapaskip ko. Okay? So, masasabi ko lang, again, kapag sinabi yung geotechnical engineering, kailangan lang talaga natin matutunan is kailangan alam natin yung formula, familiar tayo sa soil properties and direct substitution, then we can design the foundation. Okay? Importante lang dito na familiarity lang talaga, tsaka memorization. Ang challenge lang sa geotechnical engineering is yun niya, saan ka tayo pang formula. So I suggest more on, aside from memorization, kailangan talaga saan mag-ano rin, mag-problem solving ka rin para at least maging part na ng pagkatao mo yung pagsusolve para yung S01s, diba? So, paulit-ulit lang yun. Yung relationship ng moisture content and ng moist unit weight at dry unit weight, kailangan alam mo na yun. So, I suggest after this lecture, you have to do some practice problem solving para maging familiar ka. So, if you have questions regarding this topic, feel free to comment below, okay? So, ito, favorite ko, quote of the day. From my idol, John Maxwell. Growth today is an investment for tomorrow. So, ako personally, as much as possible, every successful people na nakilala ko or iniibod ko, ito rin yung priority nila. Each day na dapat, na may encounter natin or gagamitin natin kasi yung oras natin fix lang yun eh. So, we have to make use of it efficiently. Okay? So, kung may natutunan ko today, for sure, later on, gagamit mo yan. It will be developed as your skill ano saan, magbibigay sa'yo ano sa maraming opportunity. Okay? So, yun lang everyone. Thank you for listening sa ating topic na properties of soil and hopefully, inatun kayo. God bless everyone. Thank you for listening.